Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang last part ng ating story. Batid ni Jeff na siya ang may kagagawan at ama ng dinadala ni Mayan. Ngunit talaga sigurong mahal din naman ni Raul ang dalaga, kaya't inako na lamang nito ang responsibilidad. O marahil, ay baka naman napaniwala rin ni Mayan na si Raul nga ang ama ng nasa sinapupunan nito. Nagpasya na lamang si Jeff na tumulak sa US at doon na muna manirahan para tuluyang makalimutan si Mayan. Bilang ama ni Jeff, naintindihan ko naman yun, kaya pinayagan ko siya na manatili muna sa US. Anyway, gumawa ako ng paraan para magkaroon ng branch ang office namin doon at upang ito ang pagkaabalahan doon ni Jeff. Lumipas ang mahabang panahon, 10 years to be exact. Biglang tumawag sa akin si Jeff at talaga namang napakasaya nito at nagbalita na may plano na siyang magpakasal sa kanyang naging girlfriend sa States for 2 years na. Isa itong Pilipina at talagang mahal na mahal niya to. Sinadya niya raw itong ilihim sa akin para daw sorpresahin ako. Sayang nga lang at pumanaw na ang kanyang mommy 3 years ago. Pauwi niya raw dito ang kanyang kasintahan sa Pilipinas para magbakasyon ng 2 weeks at nang sa ganon ay makilala ko raw ng lubusan at sabay na lang daw kaming bumalik sa States ng GF niya at diretso na sa wedding. Hindi na raw sasama si Jeff sa Pinas para asikasuhin ang ibang details ng kanilang kasal sa US. Successful nurse daw itong magiging future wife niya. At ako na lang daw ang bahalang mag-interview pagdating dito sa Pilipinas. Wala na rin daw kamag-anak ito sa Pilipinas at ulila na rin ang lubusan kung kaya sa bahay daw talaga namin ito mag-i-stay for the entire 2 weeks. Siya nga pala, 27 years old na pala yung girl. Araw ng arrival. Ngunit hindi ko maipaliwanag kung bakit very excited akong salubungin ang girlfriend ng anak ko sa airport. Nagbigay lang ng description si Jeff sa kasuotan ng dalaga at physical appearance nito. Isa lang ang natatandaan ko sa sinabi niya. Sobrang ganda raw nito. Alam ko naman ang taste ni Jeff at halos pares lang talaga kami ng standard pagdating sa babae, kaya hindi na ako nagtataka. Nang dumating ang flight nito at nagsimula ng maglabasan ang mga pasahero, ay agad kong napansin ang isang napakaganda at sexing babae. Talagang angat ito sa ibang mga kasabayan niya. Mas may dating pa nga ito sa mga flight stewardess eh. Buti na lang at tumugma ang description ni Jeff sa kasuotan niya. Good morning po. Kayo po ba yung father ni Jeff? Tanong ng dalaga paglapit sa akin. Oh my God talaga ako. Yun na ang tangi kong nasabi sa aking sarili at pansamantalang hindi ako nakakilos sa kinakatayuan ko. Hello sir, I'm Kat. Catherine Acosta. Lalo akong kinabahan ng gusto sa pagpapakilala niya. Tama, si Kat. Sikat nga siya. Bulong ko sa sarili ko. Hindi niya na marahil ako matandaan dahil sa katagalan na at talagang hindi niya naman ako siguro gaanong tinitignan nun. Hindi muna ako nagpahalata na kilala ko siya at ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako aamin kung sakaling mamukhaan niya ako. Ako nga. Humalik si Kat sa aking bisngi at sabay naming tinungo ang aking sasakyan. Kinumusta ko ang flight niya at okay naman daw. Hindi ko maipaliwanag talaga ang nararamdaman ko.
parang naging sariwa ang lahat-lahat sa akin. Lalo na yung mga sandaling natikman ko siya nung 18 pa lang siya. Pero ngayon, mas iba na si Kat. Mas lalong gumanda at parang model na ang dating. Tandang-tanda ako pa noon. 18 years old lang siya nang madala ko siya sa kama. Sadya atang mapagbiro ang tadhana eh. Bakit siya pa? Bakit? Dapat ko ba itong sabihin sa anak ko? Sa may room ni Jeff ko, pinatuloy si Kat, nakatabi rin naman ang room ko. Isa na lang ang maid namin, si Manang Rosa, at medyo may katandaan na rin. Hinayaan ko munang magpahinga si Kat, at gabi na siya nung magising. Habang nagdi-dinner kami, ay sinimulan kong magtanong kay Kat kung paano sila nagkakilala ni Jeff. Dahil ang alam ko, eh talagang kapuspalad sila nung huli kaming magkita. Sinabi niya na may isang taong nagmagandang loob ang nagbigay tulong pinansyal sa kanya kung kaya't narating niya ang status niya ngayon. Hindi ko na pinadetalye dahil alam ko namang ako yung tinutukoy niya. Nag-aral daw siya ng mabuti at pilit na tinapos ito hanggang sa nagbaka sakali siyang mag-apply bilang isang nurse sa isang sikat na ospital nang makapasa ito sa board exam sa Manila. At nang medyo nagka-experience, ay sinubukan niyang mag-ibang bansa hanggang makarating siya sa States. Nalaman ko rin na napa-opera niya ang kanyang ina, subalit hindi rin ito nagtagal dahil na rin sa katandaan at ito nga ay pumanaw rin kaagad. Lihim akong humanga sa kanyang determinasyon sa buhay. At natutuwa ako dahil ginamit niya lang tama ang perang ibinigay ko sa kanya. Almost nakaka 1 week na siya rito. Wala kaming ginawa kundi mag-shopping, mamasyal, kumain sa labas at kung minsan ay sa office lang siya at tumutulong sa ibang paperworks doon. From time to time naman kung tumawag si Jeff sa kanya para mangumusta. Saturday, naisipan kong yayain si Kat sa rest house namin sa Tagaytay na agad naman niyang pinaunlakan. Dito pa lang sa Manila ay namili na kami ng grocery para may supply na kami roon. Tamang-tama, at December noon, malamig sa Tagaytay. Bumili rin kami ng ilang bottles ng hard drinks para pampainit kung sakaling sobra talagang lamig. Nang makarating na kami sa rest house, ay biglang naalala ni Kat ang kanyang cellphone. Naiwan niya yata sa bahay, kung kaya't walang way ngayon para makontak siya ni Jeff. Okay lang naman siguro yun. Tomorrow night ay babalik na rin naman tayo sa Maynila eh, ang sinabi ko kay Kat. At nang matapos kaming mag-dinner, ay niyaya ko siyang doon kami sa may terrace. Overlooking kasi to at kitang-kita ang mga ilaw na parang mga bituin sa baba. Dalawa lang kami sa rest house na yun. May isang sofa chair sa terrace at pangdalawahan lang to. Kasyang-kasya lang talaga kaming dalawa dun. Nauna akong naupo bago siya. Kaya ako ang nakasandal sa sofa bago humilig si Kat sa aking mga braso. Binuksan ni Kat ang isang wine at kumuha ng isang kopita. Salitan lang kami sa pag-inom dito. Panay lang ang kwentuhan at biruan namin ni Kat at hindi namin namamalaya na parang tinatamaan na kapwa kami ng espiritu ng alak. Sa ngayon ay sa may dibdib ko na nakasandal si Kat. At ako naman ay nakayakap na sa bewang niya. Sa totoo lang, ay palakas na lang palakas ang tibok ng aking puso. Shit, kung alam mo lang sana Kat, na muntik na kitang minahal noon at magtaksil sa misis ko. Sa isip-isip ko. Pero ngayon, eto siya at nasa piling ko na naman. At solong-solo ko na naman siya. Higit sa lahat, byudo na at malaya na ako. Alam kong mali. Mali talaga dahil ang magiging karibal ko naman ay si Jeff.
ang sarili ko pang anak. Tumayo sandali si Kat at itinurn on ang component. Love song at very romantic ang kanyang isinalang na CD. Agad siyang bumalik sa kinauupuan ko at niyaya niya akong samahan ko raw siyang magsayaw. Hindi naman ako nakatanggi at ako'y tumayo upang paunlakan siya. Sa totoo lang, medyo manipis ang kasuotan ni Kat na pangtulog. Kung kaya't damang-dama ko ang kanyang makalusugan sa harapan nang kami ay magdikit at magyakapan para sumayaw. Sweet ang aming sayaw at dala marahil din ang very romantic music na naririnig sa paligid at ng malamig na simoy ng hangin, kaya para bang may nag-uudyok sa akin na lumagpas sa aming limitasyon. Sinubukan kong medyo higpitan ang pagkakayakap ko kay Kat. Parang pumulupot na ako sa kanya. Medyo nabigla ako nang ginantihan rin naman niya ito ng yakap. Lapat na lapat na ang aming mga katawan. Mahigpit. Halos wala ng puwang o maliit na pagitan man lang. Nagsimula akong paglakbayin ang aking mga palad sa kanyang likuran. Marahan ko tong hinaplos, paulit-ulit. Patuloy namang pinahihintulutan ako ni Kat sa ginagawa ko. Ramdam ko rin ang pagbilis ng tibok ng puso ni Kat sa mga oras na yon. Ano kaya ang nasa isip niya? Ilang sandali pa ay dumako na sa kanyang batok ang aking mga kamay. Hinawakan ko to at marahan kong iniangat at itinapat ang aking mukha sa kanya. Matagal ko siyang tinitikan at dun ko napansin ang mga mata ni Kat na parang nangungusap at may pagtugon sa mga susunod ko pang gagawin. Sinubukan kong dampian ng halik ang kanyang mapupulang labi at nagulat na lang ako nang hindi siya umilag. Sa pagkakataong to, ay medyo napatagal kami ng palita na tila bumuhay na nga sa aking kapilyuhan. Magulo ang aking isipan ng oras na yon. Parang nag-aatubili ako sa aking mga kilos dahil batid kong ilang araw na lang at magiging manugang ko na si Kat. Ngunit sa kabila nito, sumisigaw ang aking puso na ako ang nauna kay Kat bago ang aking anak. Sa tingin ko ay mahal ko ang babaeng to. Lalo akong nagdilihiryo at nawala sa katinoan nang ibaba na nga ni Kat ang zipper ng aking pantalon. Sa sandaling yon ay hindi ko na napigilan ang aking sarili. Pinuhat ko siya papasok sa isang kwarto. Nang makarating na kami sa loob ay marahan ko siyang ibinaba sa kama. Binuksan ko ang lampshade bago ko tinabihan si Kat sa kama. Muli naming tinugunan ang halik ng isa't isa. Biglang nag-flashback sa aking isipan kung paano ko siya unang nakuha ng buo noong siya ay bata-bata pa. Marami pa sana akong gustong gawin sa kanya noon. Kaya nga lang ay hindi ko na nagawa dahil nabigla ako nang malaman kong ako pala ang first time niya. Dati ay napaghinalaan ko agad si Kat na isang bayarang babae. Hinusgahan ko agad siya. Pero ngayon ay parang gusto ko na naman siyang husgahan at paghinalaan. Ibig bang sabihin sa nangyayari sa amin ni Kat ngayon ay hindi ito magiging tapat sa aking anak pagdating ng araw. O kaya naman, ay baka talagang naging pariwarang babae na to nang tuluyang matapos ko siyang pagsawaan ng isang gabi bago pa siya nakilala ng anak ko. Maya-maya pa ay bumangon si Kat at siya na mismo ang nagtanggal ng kanyang suot. Wala siyang itinira na kahit na ano at sandali siyang tumayo sa aking harapan. Halos lumuwa ang aking mga mata sa kagandahang nakatambad ngayon sa aking harapan. Bahagyang nakalimutan ko kung ano man ang aking iniisip kanina at nagbalik ang aking pagkatakam kay Kat. Tinanggal ni Kat ang aking t-shirt
At maya-maya pa ay ang pajama ko na ang kanyang unti-unting hinahatak pa ibaba. Muli siyang sumampa sa higaan at dumapa siya sa aking harapan. Damagdama ko ang init ng kanyang hininga nang magtapat ang aming mga mukha. Sa puntong yun ay hindi ko na talaga mapigilan ang aking sarili sa uhaw na bumabalot sa aking pagkatao. Wala na sa akin ang ibig sabihin ng delikadesa at pilit kong kinalimutan na magiging misis na ito ni Jeff na aking anak. Agad ko siyang inihiga sa kama at dali-dali kong ibinukas ang kanyang binti at wala nang paligoy-ligoy na kinuha ang para sa akin. Napayakap na lang si Kat. At napakagatlabi nang maramdaman ang pag-iisa naming dalawa. Halos mumuti ang mga mata nito sa sobrang aliw na natatamasa sa akin. Todo bigay sa isa't isa at parehong nawala na sa isip namin na ilang araw na lang ay ikakasal na siya sa aking anak. Nang makontento kami sa isa't isa ay bumangon ako upang kumuha ng maiinom. Inayos ni Kat ang sarili at umupo at sumandal sa headboard. Tinabihan ko siya at inalok ng maiinom. Maya-maya pa ay nagsimula siyang magsalita. Sir, thank you ah sa mga tulong mo sa amin ng aking nanay noon. Bigla akong napatayo sa sinabi ni Yonikat. Parang gusto kong atakin sa puso nang malaman kong alam na pala ni Kat ang katauhan ko. Kumbaga, planado na pala lahat ang pangyayaring to. Bigla niya akong niyakap at medyo lumuha siya. At doon, nagtapat sa akin si Kat ng buong katotohanan. Matapos pala nang may nangyari sa amin noon, ay dumiretso siya agad ng ospital upang kausapin niya ang doktor na mag-oopera sa kanyang ina. Ngunit mas pinayuhan siya na kung may sapat lang din naman na pera siya, ay mas mabuti pang sa Maynila na lamang nila dalhin ang kanyang nanay, kung saan ay mas malalapatan pa to ng mas maayos na treatment dahil nasa Maynila ang mga kompletong facilities. Kaya naman agad bumiyay sila Kat at ang nanay niya. Nasa Maynila na sila noon at doon na niya napansin na may mga perang nakalagay sa bag niya bukod sa 100K. Sa una ay inakala niya itong nagkamali ako sa paglagay noon sa bag niya. Ngunit nang mabasa niya ang note ko ay napaiyak na lamang siya at nais na magpasalamat sana sa akin. Subalit wala talaga siyang idea kung saan na rin ako hahanapin. Hindi niya raw malilimutan ang aking mukha dahil ako raw kasi ang nakauna sa kanyang pinakaiingatan. Pilit din daw niya akong hinanap noon upang magpasalamat ng marami. Kaya lang ay hindi niya talaga ako matuntun. Nito lang 4 years ago niya nalaman kung saan ako matatagpuan. Minsan kasing nagkasakit at na-confine si Jeff sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan sa States at hindi sinasadyang nabasa niya ang buo at kompletong record ni Jeff at kahit unang beses pa lang daw niya itong nakita, ay parang nakita niya raw ako kasi halos kamukhang kamukha ko raw ang anak ko. Lalo pang na-confirm ni Kat nang makita niya sa record ang pangalan ko na ama ni Jeff. Sa una ay nakipagkaibigan sa kanya si Jeff dahil sa kanya ito na-assign. Hanggang sa ligawan at sagutin niya to after 2 years na panliligaw. Nanatiling tahimik at walang anumang kinuwento kay Jeff si Kat. Para sa kanya, ay sapat na tuwing makikita niya si Jeff, ay parang ako na rin daw ang kasama niya. Minsan nga ay nagtataka si Jeff kung bakit raw panay ang thank you ni Kat sa kanya. Tumatawa na lamang si Kat at nagsasabing huwag na siyang tanungin at tanggapin na lamang niya ang pasasalamat nito. May nangyari na rin sa kanila ni Jeff sa tagal na ng pagiging magsyota nila.
Pero mga 2 beses pa lang daw yun. Nang minsang matulog si Jeff sa apartment niya at nang mag-out of town sila dati. Parang kay Jeff na lang binuhos ni Kat ang lahat ng pasasalamat na ukol sana sa akin. At wala na sanang balak pa si Kat na makita ako ng personal, ngunit hindi talaga pwede yun. Magkikita at magkikita pa rin kami sa ayaw o sa gusto namin. Kaya nang minsan tumawag ako kay Jeff, at nang makausap ko ito, ay nagsuggest kunwari si Kat na gusto niya raw makilala ng gusto ang ama nito sa personal, na siya namang ikinatuwa ni Jeff. At ganoon nga ang nangyari kung bakit narito siya sa Maynila at kapiling ko ngayon. Niyakap ko ng mahigpit si Kat at pinunasan ang kanyang mga luha. Sinabi ko sa kanyang hinanap ko siya noon dahil talagang nagkaroon siya ng lugar sa puso ko. Yun nga lang, may asawa pa ako noon. Ganon din daw pala si Kat na kahit papaano ay tinamaan din sa akin. Naging crush niya pala ako nung una niya akong makita bilang judge sa contest na kanyang sinalihan. Ngunit hindi lang siya nagpahalata. Magaling lang talagang magkunwari si Kat na hindi niya ako kilala. Pero ngayon, heto at magkayakap kaming dalawa at kakatapos lang naming pagsaluhan ang isang pagniniig na punong-puno ng pag-ibig. Nakakatawa nga lang ang sitwasyon nang sinabi niyang mahal na mahal na niya ako. Ngunit mahal din niya si Jeff na aking anak. Ganon din ang naging tugon ko sa kanya. Na mahal ko siya at mahal ko rin si Jeff bilang anak. Wala isa man sa amin ni Kat ang kayang magpaubaya sa mga sandaling yun. At ayaw na naming mawalay sana sa isa't isa. Ngunit ayaw din naman naming masaktan muli si Jeff dahil minsan na itong nasaktan ng labis dahil kay Mayan. Mahirap talaga ang sitwasyon namin. Kinabukasan ay lumuwas na kami ni Kat sa Maynila. Nakausap niya si Jeff dahil nag-aalala ito na walang sumasagot sa cellphone nito nang tawagan siya. Nagkamustahan lang ang dalawa, ngunit sa totoo lang ay may kaunting selos akong naramdaman nang sambitin ni Kat ang I love you. I love you kay Jeff bago matapos ang kanilang pag-uusap. Napansin ako ni Kat at medyo nilambing niya ako. Uy, anak mo yun? Come on! Bakit bigla kang nalungkot? Tanong sa akin ni Kat. Ilang saglit lang ay naging okay rin ako dahil nilambing niya ako si isang napakatamis na halik at sabay hinatak niya ako papasok sa kwarto ko at muli na naman naming pinagsaluhan ang masasabi na nating bawal na pag-ibig. Hinawakan ko ang magkabila niyang mga kamay at pinaghiwalay ko to na para bang nakapako sa krus. Pinaglayo ko ang magkabila niyang paa at doon sa ganoong pwesto namin tinungo ang duro. Parang mababaliw na si Kat sa tindi ng tinatamasa ng oras na yun. At ang mga tinig naming dalawa ang nagsisilbing musika sa loob ng aking silid. Kapo kami masaya pagkatapos bago kami nagtungo sa aking opisina. Huling araw na at kinabukasan ay tutungo na kami sa States upang magpakasal na si Kat at si Jeff. Nasa eroplano na kami at ilang oras na lang ay lalanding na kami. Magkahalong saya at lungkot ang aking nadarama. Muli ko na uling makikita ang aking anak na si Jeff. Ngunit kapalit naman ito ay ang pagpaparaya ko kay Kat sa kanya. Mahigpit na mahigpit kaming magkayakap ni Kat sa upuan dahil alam naming pareho na baka tuluyan ng magkaroon ng hangganan ang aming relasyon. Nang makasal si Jeff at Kat, ay pansamantalang doon muna ako tumuloy sa sariling bahay nila ni Jeff. Halos mamatay ako sa selo sa nakikita kong paglalambingan nila. Lalo na nang sumapit ang gabi at nang pumasok na sila ng room nila.
Halos tumulo ang luha ko nang medyo naririnig ko pa ang kanilang mapigil na boses at daing sa kabilang kwarto habang sila ay abala sa kanilang honeymoon. Kinaumagahan, huling araw ko na sa States, maagang nagising ang bagong kasal. Hindi makatingin sa akin ang tuwid si Kat. Marahil ay baka nag-iingat lang na may mapansin si Jeff o baka makahalata to. Nang matapos kaming mag-almusal, ay nagpaalam na si Jeff at pupunta na sa kanyang trabaho. Binilinan niya si Kat na asikasuhin muna ako dahil paalis na nga ako mamayang gabi pabalik ng Pilipinas. Hinatid naming pareho sa gate si Jeff at nang makalayo na ang kotse ni Jeff, ay pumasok na kami ni Kat sa loob. Pagkasara namin ng pinto ni Kat, ay kapo kami agad nagyakapan at binigyan ko si Kat ng isang matinding halik para kaming sabik na sabik sa isa't isa. I love you, Kat. I love you so much. Ang sabi ko kay Kat habang patuloy pa rin ako sa paghalik sa kanya. I love you too. Tugon din niya sa akin. Mabilis kong tinanggal ang lahat ng suot niya. Animo ay parang naghahabol kami ng oras sa ikinikilos namin. Marahil ay excited lang talaga kami sa isa't isa. Hinata ko siya papuntang sala na kung saan ay inihiga ko agad siya sa carpet at sabay pumwesto agad para muling angkinin ang aking ngayon ay manugang na. Nakatatlo pa kami bago kami nag-ayos at nakontento sa isa't isa. Lumipas ang ilang oras at nasa airport na kaming tatlo dahil inihatid ako ni Jeff at Kat. Ayaw kong tumitig kay Kat dahil napansin kong medyo namumugto na ang mga mata nito. Ganon din kasi ako. Buti na lang at iba ang interpretasyon ni Jeff sa kinikilos naming magbiyanan. Ingat na lang po, Dad, ang sabi ni Jeff sabay mano sa akin. Ngunit si Kat ay lumapit sa akin at humarik sa aking pisngi, sabay sabing, "Take care of yourself, Daddy, and thank you, sir." Sabay ngiti na puno ng kahulugan. Agad akong tumalima at pumasok na sa loob upang sumakay na sa eroplano. Dito na ako napaiyak. Hindi ko akalain na lubos akong mapapamahal sa asawa ng aking anak. Pilit akong nagparaya at kinalimutan ng lahat ng namagitan sa amin ni Kat para sa anak ko. Alam kong masakit pero yun na ang huling sandaling makakasama ko si Kat na parang isang tunay na asawa. Sa ngayon ay may isang anak na sila ni Jeff. Ang hindi nga lang sigurado. Kanino nga ba? O sino ba talaga ang ama ng bata? Siguro ay kayo na lang ang humusga. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sa mga nakarelate, ay huwag pong kakalimutan na mag-comment at suportahan na rin po ang ating channel. I-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. Thank you!